terms of the set, dahil ang UP 2516, 2520 tinapos po ang Philippine Air Force sa dalawang set na yon, kaya isa na lang kailangan ng UP para tapusin itong laban na ito. Nakikita nyo yung highlights dito at meron mang ilan-ilan para sa Philippine Air Force, pero para sa UP, AJ, napakadami, no? Iba't ibang players na nag-contribute. Isa na nga yan, si Tots Carlos at si Tiamzon, nakarami para sa UP. Katulog na rin na pailan-ilan ni Isa Molde, dahil nga hindi niya na kailangang maging as aggressive dahil sa tulong ng kanyang mga teammates. Well, kung makikita natin, no, yung story ng second set, repeat performance lang nangyari sa Air Force. Bulusok sila nung simula, ganda ng laro nila, dikitan. Mid-game, dun sila nagsimula gumawa ng errors hanggat hindi na sila nakarecover towards the end. Sa UP naman, nakita natin first few points ang bumibira si Molde. Pero towards the middle, towards the end, nagsistep up naman yung mga iba niyang teammates, si Persola, si Tiamzon, tsaka si Carlos. Kaya maganda yung nagiging distribution ni Kailing. Kita natin yung mga numero dito, no? In terms of sa halos lahat ng aspect, AJ, lamang na lamang ang UP. Lalo na sa blocking, which is their strongest suit, no? 4-0. Very crucial talaga ang blocking ng UP, kasi ang nangyayari, pag maganda ang blocking ng UP, napufrustrate yung atake ng kalaban. So, mas lalo sila nagiging prone sa error. Ang Philippine Air Force, 2-3 sa ating standings. May pag-asa pa silang makahabol sa number 4th na team sa ating standings na Bureau of Customs Transformers, pero kailangan muna nilang manalo kontra sa UP na mas mababa pa actually ang standing dito at 2-4. Yari Yonko, hindi na maibabalik ang bola at magsisimula ang set number 3, halos katulad ng set number 2, ano? Dahil sa error din ng Air Force, bubuntos ang UP. Well, kita-kita natin kasi talaga yung pressure na binibigay ng blockers ng frontline sa UP, kaya hindi makasetup ng play ng maayos yung Air Force. Eto, wala na namang first ball ang Air Force. Free ball lang ang pinakamaganda nilang maibibigay dito sa UP. At ang Lady Fighting Maroon sa atake, hindi nga lang maganda yung pagkabigay doon ni Kailing papunta kay Persola. Medyo bumuka yung play, no? So, plano na pag nagra-running play ka, yung ginawa ni Cathy noon, kailangan medyo dikit sa net yung bola nun para as in makita niya yung range niya kung saan niya papadaanin yung bola. Pag bumuka yung bola doon, medyo talaga nagkakagulo tayo. Dun sa sitwasyon na yun, AJ, sino bang nagkamali? Mali ba yung play na ibinato ni Kailing sa ini-expect ni Cathy Persola? Well, dun sa naging form ni Kailing, medyo hindi siya naka-square sa net noon, kaya talagang yung bola pumunta lang directly sa likod niya, which is yung angle papunta sa labas. So pareho talaga sila nasa isip, mali lang yung posisyon ni Kailing. Medyo na mali lang, or hindi lang siguro siya nakapwesto kaagad, kasi medyo mababa yung first ball, pero maganda sana yung intention. Angel Antipuesto. Antipuesto nagsiserve. Lamang ang Air Force, pero hindi na po. Dahil sa error na yon, si Coach Jasper Jimenez hindi na ngumingiti. Madalas napapailing na lang. Napapailing na lang siya ngayon kasi hindi na nila ma-afford na pagpulan pa ng error. Lalo na 2 sets down sila. Yonko. Mukhang 4 touches yun, no? 4 touches yun. 4 touches, Philippine Air Force. Point goes to UP. Yes, Coach Jasper Jimenez, isa sa pinaka cheerful actually na coach dito, no? I'm sure na may miss na mga fans eh. Timeout ni Coach Jerry, halos wala siyang tinawag dito, no? Dahil nga ang ganda na inilalaro ng team niya. Actually, hindi pa siya nagtatawag ng timeout. Diba? Hindi pa siya nagtatawag. Kung makita nga natin, siya yung nakangiti ngayon eh. Gaano kadalas sumakita si Coach Jerry naka-full smile, ear to ear? Eh, paano ka naman di ngingiti, lalo na pag ganun yung play na nangyayari sa loob ng court? Kahit anong ibigay ni Kailing, napapatay ng mga players. Ito, si Persola, mas maganda-ganda na yung communication nila ngayon. At yung pwesto, yung body position din ni Kailing para makapuntos doon. Lamang ang UP ng dalawa. 4-2. And ito, pangalawang error ni Yari Yonko. At sa lalamang ng UP ng tatlo, puntahan natin si Janine Choi. Eric at AJ sa loob ng court, mukhang laging seryoso at beast mode ang facial expression nitong si Tots Carlos. Pero sinabi ni Marian Buwitra na si Tots ang pinakamaingay at isa sa pinakamakulit sa kupuna ng UP Lady Maroons. Kanina nga nakausap ko si Tots at ibinahagi niya sa akin ang dalawa sa pinakapaborito niyang motto sa kanyang buhay. Una, train hard, work hard. At pangalawa, try and try until you succeed.
Laging sinachallenge si Sons ang kanyang sarili. Sa katunayan, bago magsimula ang bawat laro, nanunood siya ng mga nakaraang performances niya sa laptop at matapos naman ang bawat laro nila ay binabasa niya ang stat sheet para mapuna kung nasa standards ba ang naging game niya. Kung hindi man niya nagustuhan ang naging performance niya, ay nagiging number one priority niya na bumawi sa next game. Balik sa inyo, Eric at AJ. Alright, salamat Janine. Kita natin yung pre-game o nadilig natin yung pre-game kumbaga ritual ni Tots Carlos, ano? At actually, kahit sa loob ng court, minsan makikita mo nakangiti din si Tots, di ba? Well, as we all know naman, important talaga na ma-assess mo yung nagiging performance mo. Not just sa actual game, but dun sa mga previous games, eh. Ito, si Erica, late to the game. Oh, wait, am I seeing this right? Is that JD in the libero uniform? Oh, Justin Dorog. Ngayon lang ito ginawa, no? New adjustment to in this game, AJ, ano? Sabi sa'yo ni Coach Jerry. Well, kasi nga, yung talagang setter ng UP si May Basarte, injured siya, sideline siya, so kailing yun talaga naging setter nila. Pero napansin kasi ni Coach Jerry na medyo hilaw pa si Kailing kasi nga bagong player pa lang siya sa UP tapos setter kagad yung position niya. So kailangan niya ng backup na setter, and isa sa mga consistent kahit sa training nila, pinagsiset nila si Estraniero kahit siya yung libero. And since third year siya, veteran siya, kaya niyang pasunirin yung players. Si Badge, one more set to officially defeat PAF. Tapusin niyo na to, Lady Fighting Maroons, hashtag SBL on ABS-CBN. And ito, sinusunod-sunod na nga sila ng UP. Sa isang kisang mata, ang UP, dinoble na yung output kontra sa Philippine Air Force. 8-4, set number 3. Shakey's Fun Family Pizza mula dito sa Phil Sports Arena, ang venue ng ating game today. Kanina po, nanalo ang Pocari kontra sa Lawag. Ito si May Basarte, nabanggit natin, AJ, hindi pa siya naglalaro. That's why may mga adjustments si Coach Jerry amongst his players. May kunting palasa, no? Well, ang story kasi ni May Basarte is, early on in the tournament, nagkaroon siya na shoulder injury, no? Ngayon, we found out naman doon sa mga previous games na okay na yung injury niya. Pero since nga ang madalas nang ginagamit sa tournament is si Kailing, kaya siya na yung talagang binababad na setter ngayon. Eh, paminsan, hindi consistent yung nagiging laro ni Kailing, sabi nga ni Coach Jerry. Kaya kailangan niya ng backup setter. Ginawa niyang setter ngayon yung libero nila, si Estraniero. Pero since maganda yung ginagawa ni Kailing, bakit mo siya ilalabas, di ba? Pero, hindi ba na kawalan din sa opensa nila na yung kanilang seventh girl, ika nga, si Justin Dorog sa opensa, eh, wala na ngayon dahil defensive player na si Justin Dorog. Well, so far naman, mafe-feel mo yung kawalan niya as seventh player kung hindi nagpo-perform ng maayos yung current players na nasa court. Eh, kitang-kita naman natin kahit kanino ibigay ni Kailing is nagde-deliver yung spikers. Ito nga, anin na ang kalabangan ng UP, 10-4, and pamalasa na naman si Coach Jasper Jimenez, lalabas si Papa, lalabas si Yonko, Caballero at si Semana babalik. At patuloy pa rin ang paghahanap ng magandang chemistry, depensa at opensa para sa Philippine Air Force ngayon. Ikaw ba, AJ? Nabanggit kanina ni Janine sa report tukol kay Carlos, ano yung pre-game ritual niya? Ikaw ba, nung player ka, ano bang pre-game ritual mo? Well, going through a game, ang ginagawa ko noon is hindi lang yung mga previous games ko yung pinapanood ko. Ang pinapanood ko rin is mga sa international level kung paano ginagawa ng mga international players, yung mga high-level players, yung mga galaw nila sa court. Siyempre, nakaka-inspire yun eh. Gusto mo gayahin. Subukan mo sa court pagdating mo, no? And not just that, not just games. Talagang pinapanood ko rin mga instructional videos na talagang ina-explain nila step by step kung ano yung magiging footwork mo, kung saan yung eye sequence. So, it really helps a lot. So, advice sa mga players is, yun ang gawin nyo pag meron kayong mga laro, na kahit crucial man yung laro or hindi, any game, mas maganda kung pag-aaralan mo. Not just yung galaw ng kalaban, but yung galaw mo rin. Oo, huwag lang pabara-bara. Doon nga ginagawa mo, instructional videos, tinitingnan mo, no? Maganda nga yun, no? At least para maaga pa lang yung foundation mo, maganda. No? Eh, nung kapanahon ko nun sa UAAP, hindi pa uso YouTube eh. So, na-apply ko lang actually yan nung after UAAP na, nung sumali ako sa mga semi-professional tournaments. So, doon ko lang siya medyo na-apply, which is very helpful. Oo, sigurado. Lalo na sa, kahit na ikaw, experience ka na, no? may UAAP varsity career ka na, and then pagkatapos nun,
nakatulong pa sa iyo yung mga instructional videos, lalo na sa mga nagsisimula pa lang ngayon, for sure. Tsaka lalo na yung mga, syempre, yung mga instructional videos na makikita mo is from other cultures. Eh. So, iba talaga yung sistema nila. Pero universal language lang naman ng volleyball. Eh. So, talaga ma-apply at ma-apply mo yun. Eh. And nakikita nga natin yung pagiging universal language ng volleyball sa paglalaro ng mga players, na Thai players sa customs. Halos si Coach Erwin Meneses. Konti lang yung sinasabi niya pero nagkakaintindihan sila sa mga plays. Yun nga, yun din naman sinasabi ng mga American imports ng Ballypure tsaka Pocari. Ang critic naman nila sa paglalaro ng mga Pinoy is scrappy yung defense eh, na hindi nila mapredict kung saan ba pupuesto yung mga players. So, it's double-edged sword. Paminsan effective, paminsan it causes errors. Pero ganun din alam ko ang critics sa atin sa basketball eh, ng ibang bansa. Actually, eh. Scrappy ang galaw natin. Sa napakahabang rally na yun, nagtapos sa error mula sa Philippine Air Force. You have to give credit kay Princess Geyser. No? Yan yung ginahanap natin sa Air Force na agaw buhay, intensity na drive para hindi mapalapag yung bola. Pero hanggang ngayon, hinahanap pa rin ng Lady Jet Spikers yun. Ngayon nga, lamang na ng 8 ang UP. 13-5, Geyser Yangat Molde. Lumusot sa net, lumusot sa blocker, at easy point na naman para sa UP. Coach Jimenez, pakinggan natin kung meron pa siyang ibang tips at advice para ma-motivate itong Lady Jet Spikers. Pati matay niya ang problema. Pati matay niya. Tapik lang eh. So, tapik-tapik lang eh. So, lumaba naman tayo. Ha? Yung dalawa, hindi kayo parang bago lang kayo magkasama. Ha? Anong problema? Kapita natin, lumulog na oh. 14-5. Ha? Malayo pa yan, pero dapat ipakita natin na lumaba tayo. Ha? Wala eh. Nagsusunod-sunod yung ano natin eh. Para tanggap na lang tayo ng tanggap. Nine-point lead para sa UP kontra sa Philippine Air Force dito, AJ. And nadinig nga natin ulit si Coach Jasper Jimenez. I'm sure as a player, dumaan kayo, yung team ninyo, sa ganitong sitwasyon na talagang kahit anong tapik ng kalaban, hindi nyo masagot, hindi nyo makuha. Paano ba lalabas ang isang team tulad ng Air Force sa ganyang klaseng problema? Well, ang burden talaga dyan pag yung team as a whole is underperforming is yung captain. Nandun yung burden sa captain nun kung paano niya mamomotivate yung players niya na yun. Pero by the looks of it kasi kahit si Wendy medyo na-frustrate din eh sa galaw ng team as a whole. So yun yung challenge sa kanya sa captain. Tingnan natin kung may maisasagot si Semana. Pero defensively talagang hirap na hirap ang Air Force makuha yung tempo. Sabi nga ni Coach Jimenez, ba't wala kayo sa timing lahat? Eto, butas na butas sa likod. Ang depensa ng Philippine Air Force. Well, we have to give credit kasi talagang maganda yung floor defense na pinapakita ng UP kaya mas madali sila nakakapag-set up ng offensive play nila. Pero dun sa play na yon, si Caballero nakabutas mula sa depensa ni Tiam John Sanet. Pero itong problema sa Air Force, AJ, no? Isa hindi nila masundan ng dalawa, tatlo na sunod na puntos para makabalik. Wala sila nung consistency na yung kanilang side-out play ang kanilang problema eh. Madali silang nakukuhaan ng UP pag sila yung nagsiserve. Yun ang nga yung nangyari nung huling play, 16-7 UP kontra sa Air Force set number 3. Yan, ang ganda naman ng coordination at timing ng DJ Jams at ni Jem Abadilla, ang ating shakiest face of the day. Nakisama na rin si DJ Tronic, so mukhang makikihingi ng pizza yun ah. Next time nga dito natin pasayawin yung face of the day para tayo naman, AJ, makakuha ng libre pizza, no? Para tayo naman yung maambunan. Kahit di naman namin sumayaw ng ganun ah. Well, speaking of timing, ang di makakuha ng timing talaga itong Philippine Air Force sa AJ, huling binabanggit nga ni Coach Jasper Jimenez. Depensa at opensa, hindi talaga makakuha ng magandang tempo. Pero yun, nakaisa ulit si Cases para sa Philippine Air Force. Ang tanong ay masusundan ba?
yun nga yung sinasabi natin, no? Maganda kasi ang nagiging first point conversion ng UP. Ibig sabihin ng first point conversion yung unang puntos nila coming from the serve ng Air Force. So ang challenge sa Air Force nun, paano nila mapipigilan yung first point conversion ng UP at magre-rely yun talaga unang-una sa blocking. So, tingnan natin dito. Outside, error naman yon, kaya naka-dalawang sunod ang Philippine Air Force. Madalang pong mangyari yan dito. Yung error, yung Air Force makadalawang sunod at ang UP magka-error, ano? Dahil Coach Jerry, halos di pa nga, actually hindi pa tumatawag ng timeout dito sa buong game. Nung nakaraang game ng games ng UP, halos ubos ang timeout niya per set eh. Pero siguro doon na rin lumalabas na less pressure for Coach Jerry itong laro na to eh. Ang gusto niya na lang is talagang ilabas ng mga bata niya yung laro nila na alam niyang is magiging beneficial, lalo na sa susunod nilang tournament. Ganda naman, ang ganda naman ng floor defense ulit ng UP dito. Semana Yaangat. Carlos Jamzon, papalo. Crisostomo to Semana Anzano. Jamzon. And again, Jamzon and company. Pag mahahabang rally, ano, yung veterans ng UPAJ, sila ang tumatapos. Well, hindi lang sa rally, no? Towards end game, eh. Veterans din yung tumatapos. Kita natin yung mga first few points ang gumagawa talaga si Bolde. Eh. Pero towards the end, si Bersola, si Tiamso, sila na yung talagang double effort para makakuha ng puntos sa UP. Antipuesto! Nakapuntos doon. Pero malaki pa rin ang hahabulin dito ng Philippine Air Force. Two sets down ang Lady Jet Spikers kontra sa Lady Maroons. 10 serving 17. And mas importante, pwede natin sabihin, mas importante itong game na to para sa Air Force, AJ, kesa sa UP, di ba? Well, kasi sila, yung standing nila, nasa kamay nila yung pagpasok nila sa semis. Unlike sa UP na, although malaking tulong tong win na to, magre-rely pa sila sa magiging loss ng ibang teams na hinahabol nila eh. Pero ito, pupuntos na naman. Tots Carlos, ang ganda ng inilalaro dito, ano? 18-10. Gusto ko malaman kung gaano karaming highlight plays niya yung pinanood niya kanina at inspiradong-inspirado naman ngayon si Carlos. Makita natin doon sa palo niya na yun, no? Talagang hinabaan niya yung palo, target niya yung baseline. So, kung makikita natin sa replay, sa taas talaga ng blockers, dumaan yung ball eh. Walang, hindi nasalat ng blockers ng Air Force yung atake ni Carlos. Walo na ang kalamangan dito ng Philippine or University of the Philippines. 18-10. Mababa na naman yan para kay Tapik. Balik sa pinakamalaking kalamangan ng UP to. 9 points, 19-10. Ito yung sinasabi natin na errors na nagpipigil dito sa Air Force na makakuha ng run kontra sa UP. Kaiser, ang ganda ng dig. Molde, papalo. And pupuntos! Well, siguro nafe-feel ko rin sa Air Force na extra frustrated yung mga attackers nila kasi unang challenge pa lang kailangan nila malampasan yung blockers ng UP na magaling nakakapwesto ngayon sa laro nila. Pag nalampasan naman nila yung blockers, nandun naman si Geyser na ang dami ng excellent digs sa laro na to. Mayan Pantino, halos hindi natin nakita nung second set. Pagkatapos siyang inilabas late nung first set, nandito na ulit ngayon para sa Air Force. Molde. Semana, sa gitna. Kinapos. Ang puntos to para sa UP ulit. Pinakamalaking kalamangan na to ng Lady Fighting Maroons. 11. Patungo sa match point dito. And Coach Jasper Jimenez, huling timeout niya. Gagamitin niya na ngayon. Pakinggan natin. Basic naman yung play natin eh. Ba't hindi mag-ano? May receive naman tayo eh. Pero gawa natin ang paraan. Hindi pwede yung ganon. Ang layo niya, no? 21-10. So, nag-single digit. Pero dapat, nandun yung puso natin sa loob. Ha? Neng! Hindi nagtatagpo eh. Ha? Parang tayo, parang bago magkakasama lang ngayon eh. Pakita naman natin, kahit natalo tayo, basta lumalaban, hindi yung ganyan, napakalayo na. Ha? So, bawi! Nagtalo pag naka-side. Parang sinyalis na ba yun ng kumbaga white flag, AJ, na sinabi ni Coach Jasper na kahit talo tayo, pakita natin lumalaban tayo dahil bauna nga sila dito ng 11.
sa what could be final set ng laban na to? Well, we cannot say naman kagad na talagang sumugive up na sila. Kasi kahit anything can happen naman eh. Kita naman natin yan sa ibang games na kaya pang humabol. Pero yun nga lang kasi yung body language ng Air Force ngayon, siguro na frustrate si Coach Jasper kasi parang hindi sila magkakakilala as a team. To think na ang tagal-tagal na nila magkakasama, nanalo na sila ng mga championship, hindi lang dito sa Vili, kundi sa mga ibang tournaments din. Tapos yung laro nila ngayon as if hindi sila magkakakilala. Libre yon para kay Molde, hindi na ipuntos. Ito, free ball papunta sa UP. Back set, punta kay Carlos. And Carlos pupuntos. Si Coach Jasper nga kanina, pagkatapos ng reception error ni Caballero, sumenyas sa second referee. Timeout. Wala na ba akong timeout? Gusto pa tumamang ulit. Dahil nga, hindi niya na maintindihan kung paano puputulin ang momentum ng UP. At medyo aayusin yung parang mentality ng kanyang koponan. So what's happening sa floor defense din ng Air Force, no? Maganda yung pwesto ng players, kaso yung masyado lang minamadali, masyado mababa yung first ball, kaya hindi nakakapag-setup ng maayos si Semana. Well, ngayon, match point na 14 match points para sa UP, 24-10. And makikita natin for the first time si Romero, April Joy Romero, papasok para sa University of the Philippines. And mga fans nga dito, excited na para sa what could be a win for UP. Layo on the line! Yes! At yung napakagandang puntos na yon para sa UP ay nagpapakita kung gano'n kaganda yung nilalaro nila or nilaro nila dito. AJ, yan ang ating shakies, shake and play of the set kontra dito sa Philippine Air Force. Well, we all know naman ang UP, no? Very balanced yung kanilang mga attackers. Wala talaga yung standout na sobrang lakas na mga attackers compared sa other teams. Pero ang biggest advantage talaga ng Lady Maroons is their defense. Frontline tsaka backline defense nila. Doon talaga sila kumukuha ng pang-upset sa other teams. So pag nakuha lang talaga nila yung groove nila sa kanilang defense, talagang kaya nila mga upset talaga ng mga ibang teams. And speaking of defense, kitang-kita natin dito kung paano nila pinigilan ang Philippine Air Force to 10 points lang itong third set para sa sweep kontra sa Philippine Air Force Lady Fighting Maroons 3-set win sa ating second game today. Magbabalik tayo pagkatapos ng ilang sandali dito sa SNA. Nagbabalik tayo dito sa Phil Sports Arena at nakikita nyo sa inyong screens yung 3-set win ng University of the Philippines Lady Fighting Maroons kontra sa Philippine Air Force Lady Jet Spikers 25-16, 25-20, 25-10 ang ating shakies player of the game kasama ni Janine Choi. So Diana, you guys just defeated a veteran team. Para sa'yo, ano ang naging winning formula niyo to sweep this game? Para sa amin, syempre veteran team yan. Sobrang sobrang masaya kami kasi nanalo kami. Yung ginawa lang naman namin is ginawa namin yung ginawa namin sa training and nag-enjoy kami. So Coach Jerry barely called any timeouts today. Para sa inyo, ano yung na-feel nyo na hindi siya masyadong nagtatawag ng timeouts during the game? Every time kasi na timeout si Coach, gusto lang naman niya na mag-usap kami. So feeling ko, maganda naman yung pinapakita namin. That's why na hindi siya tumawag ng timeout. At dahil ikaw ang player of the game, makakakuha ka ng isang shaky box of pizza. Is there anyone that you want to greet? Hi sa family ko. Hi sa supporters namin, sa sponsors namin, and sa lahat na nanonood ng Shakey's League. Thank you po. There you have it, our player of the game, Tots Carlos. Back to you guys. Alright, thank you Janine. Congratulations kay Tots Carlos at sa UP Lady Fighting Maroons kahit na medyo dihado na sila sa standings with just 3 wins and 4 losses. Final game na nila to sa kanilang reinforced conference. Eh, talagang ang ganda na ipinakita nila, AJ. Well, yet again, na-prove nila no, na kahit veteran team ang kalaban nila, kaya nila ma-upset yun basta maganda lang yung galaw-galaw nila. Yun nga lang, for Air Force is mas magiging mahirap ang kanilang contention for that fourth spot na pinag-usapan nga natin kanina. So, anybody's still alive, both teams are still alive, pero very slim chances. Well, ang Philippine Air Force babagsak sa 2-4, ang UP aangat sa 3-4 sa ating standing. Sa Wednesday po, balik tayo dito sa Phil Sports Arena, Bureau of Customs Transformers kontra sa Philippine Coast Guard Lady Dolphins. Alas 4 po yan. At ipapalabas yan a little delayed po dahil may UAAP games po tayo sa Araneta Coliseum. At alas 6, ang Bali Pure Water Defenders kontra sa Lawag Power Smashers. Yan po, live na live sa SNA.
Eh yan, patapos na po tayo dito sa Field Sports Arena. Ang napakasisipag na men and women of ABS-CBN Sports. Pinapasayo kami dito ni AJ, pero inihintay pa po namin yung aming party size na pizza bago kami gumawa ng moves. May napag-usapan na po kami dito ni AJ. Happy birthday, Ma'am Jojo Estacio, SNA HD Channel 166 Channel Head. Para po sa hardworking men and women of ABS-CBN Sports, Direk Abet Ramos, our producer Emma De Los Reyes, executive producer Malu Neri, at Janine Choi, partner ko si AJ Pareha. Ako po si Eric Tupan. Thank you for watching. Ito po ang 13th Shakey's B-League sa SNA. Hatid sa inyo ng ABS-CBN Sports.